mga damong nakakagamot umano ng lagnat at iba pang mga sakit? Lalaga mo lang to, tapos ito na yung tea. Ito yung isang mabisang panggamot sa lagnat. Well, tawa-tawa nga ang tawag dito. Trending fried rice na may tatlong ulam plus itlog. Sa halagang 89 pesos lang? Tapos ang mura pa niya, lahat na ito, tatlong ulam, may itlog pa. Dim sum na gawa sa karne ng rabbit. Celebrate lang natin yung kanilang rabbit meat. Nagawa tayo ng parang take doon sa paborito nating combination. Tara, Food Explorers! Samahan niyo ako sa isa na namang masaya, kakaiba, at makakabusog na adventure. Panalo eh, masarap. Na parang, ba't hindi natin ito pinopromote? Ngayong araw, makikitagalong din sa food adventure natin ang dalawang foodie content creators na sina Manuel Olazo at Naomi Peña. Bumisita sila sa ilang sulit at trending na kainan sa mga tagong sulok ng Rizal. At ang unang stopover nila, itong dinudumog na dim sum sa kainta na Xiaolong Bao. Chef JR, mga food explorers, nandito na kami ngayon dumayo sa kainta para matikman yung sobrang nagte-trending na Xiaolong Bao. Ako nga pala si Manuel Olazo, isang destination food vlogger. And ako naman si Naomi Peña, food vlogger din. Na naman excited na kami dahil first collab namin ngayon dito sa Farm to Table. So let's go! Tara! Hit na hit sa lugar na ito ang version nila ng Taiwanese soup dumpling na Xiaolong Bao. Isang klase ng dim sum na sikat dahil bukod sa karne at gulay, nasa loob ng manipis nitong wrapper ang mainit at malinamnam na sabaw. Gusto ko rin malaman and para din malaman ng mga viewers na kung paano nyo ba ginagawa yung Xiaolong Bao. Paano siya nagkakaroon ng liquid sa loob? Kasi yan talaga yung karaniwang tinatanong ng mga tao, di ba? Paano nagkaka-liquid sa loob yung Xiaolong Bao? Naglalagay ba kayo na sabaw or sa mismong meat na yun ang gagaling? Sa Chinese po kasi or sa Taiwanese, tinatawag nila na pidong. Hanggang 1 hour to 6 hours namin na pinapakulo siya. Hanggang ginagawa namin siyang gelatin and then minimix namin siya sa ground pork. Pag ini-steam natin siya, doon siya na natutuo ulit. So nagiging sabaw siya ulit. Pag binutasan natin to siya, ma'am. So bubutasan ayan. Makikita mo na yung sabaw sa loob. Ayaw. Lumalabas na, yeah. Di ba? Napakadami. Okay. Yan. Tapos sa kanan natin lagyan ng sauce na may halong ginger po. Ayan. Grabe yung flavor nitong Xiaolong Bao na chef. Malasa talaga. Pwedeng pang mukbang to. Ang Xiaolong Bao pa lang, masarap na. Paano pa ibang pagkain nila dito, di ba? Kami ni partners, galing kami sa Taiwanese restaurant before pandemic. Tapos nawalan kami ng work. So yung skills and experience nga namin, before ako yung manager and then siya yung dim sum chef. So pinagsama lang namin and then na-try kami magbenta nung nawalan nga kami ng work. Kailangan namin ng pagkakakitaan. So yun yung isa sa naisip namin na mag-put up kami ng frozen muna business and then after nag-request yung mga tao baka pwedeng luto naman. Okay. So doon kami nag-come up with Walk It Out. Bukod sa malinamnam na Xiaolong Bao, best-selling din sa Walk It Out ang mga classic Chinese dishes gaya ng crispy fried noodles, dim sum platter, at ang sulit na crispy chicken chops rice topping nila. Chef JR, mga food explorers! Tara, kain na tayo! Yo. Yung fried noodles sila kakaiba kasi color orange. Oo nga eh. Parang may unique identity siya. Kakaiba yung lasa niya for me. Hindi siya yung typical na Pancit Canton, Pancit Canton. Mas ano siya eh, no? Parang full of flavors eh. Parang naghahalo-halo na lahat ng kanilang mga ingredients, yung lasa ng ingredients. Try naman natin yung kanilang fried chicken chop. Ayan, with Yang Xiao fried rice. Crispy. Perfect with rice talaga. Oh, matching talaga siya. And dito naman, meron sila mga dim sum. Mix na siya ng kung ano-ano. Meron siya may dim sum platter na. May fried dumpling, may hakaw. Meron na rin sila dyan chocolate Xiaolong Bao. Ang okay dito sa Walk It Out kasi makikita mo, handmade talaga yung mga wrapper nila sa dumpling. Pagka ginagawa nila kasi, nauubos kagad sa dami na tao rin na pupunta dito. Paano ba naman hindi marami yung pupunta dito eh?
sobrang affordable. Kung ang walk it out may paandar na dim sum na may palamang mainit na sabaw, ako naman, may kakaibang idea sa dish na naisip kong gawin. For today's food adventure, bumisita tayo sa Platinum Island Farm sa Tanay, Rizal. Isa ang lugar na ito sa iilang mga farms na pinuntahan ko na nagbibida ng kanilang quality rabbit meat. Ito yung aming mga rabbit. Tapos ang ano niyan, minsan may nag-order sa amin rabbit meat. Rabbit. Ang breed nila ay NZ, New Zealand. Nagsimula kami dyan sa ano lang, sampo. Maraming beses na kami nagbenta. Ang iba nga niyan, ano na, kapalikan na namin siya ng panibagong ano, mga inahin. Ito ba mabilis ka lang dumaan? Oo, mabilis kasi sa isang anakan lang nila, sampo. Pwede siyang manganak ng anim na beses kasi 1 month siyang magbubuntis, 30 days lang. Tapos pagkatapos ng 30 days, manganak na ulit at 2 months mong aalagaan yung 1.5 month yung anak. At bilang bibihira tayong magkaroon ng pagkakataong gumamit ng very healthy na karne na ito, isinama ko yan sa listahan ng mga gagamitin natin sa pagluluto today. Nakatikim na ba kayo ng dim sum rabbit ang palaman? So dito, celebrate lang natin yung kanilang rabbit meat. Gagawa tayo ng sort of parang take doon sa paborito nating combination. Gagawa tayo ng sipa or sipang dumplings dahil mukha itong sipa. Ganyan. Oh! So ito yung ating rabbit meat. Na-debone na natin yan. Lalagay lang natin sa food processor. Pwede naman ninyong i-hand chop to. Pwede rin naman kahit sa meat shop, pag may access kayo sa meat grinder, eh pwede nyo rin ipagiling. And definitely, pwede kayong gumamit ng ibang other proteins, kagaya ng chicken, definitely beef. So ito yung carrots natin. So nahugasan na natin ng maigi ito. No need to peel. Kaya lagi nga nating sinasabi, yung vitamins and yung flavor ng carrots natin is mostly nandun sa babang layer ng skin or ng peel ng ating carrots. Yeah. And also, we'll add in our mushroom. Meron tayong shiitake dito. Pag meron kayong access sa oyster, pwede nyo rin gamitin. Ayan. So, grind lang natin. Season lang natin with some salt. Siyempre, yung ating pepper. Konting soy sauce. And yung ating sibuyas at bawang. Okay. Yeah. So once we have our mixture ready, transfer lang natin sa bowl. Pwede na tayo magbalot. Parang lumpia inspired ito. So gagamit tayo ng lumpia wrapper. So ito lang yan. Lagay tayo ng filling. May iba actually sipa recipe na ginagawa is sinosotay muna yung pinaka-filling. Pero dahil medyo pino na yung pagkaka-food processor natin, pwede na nating erekta. So balot lang natin yan. This side. So ang pinaka-importante lang dito is makuha natin yung itsura ng sipa. Yung laruan natin ng mga bata. Pero paalala lang, huwag niyong lalagyan ng tingga. Ready na yung ating mga sipa. Huwag niyo lang lalaruin to, ha. Pwede na nating i-fry. So another tip is, pag magpiprito tayo, huwag masyadong mainit yung ating oil kasi yung ating lumpia wrapper, mangyayari, masusunog, magbabrown agad, mahihilaw yung loob. So gusto natin magpangabot yung luto dun sa loob, magre-reflect doon sa pagka-brown niya sa labas.
fried rice na may kasamang tatlong ulam at egg for just 89 pesos? Pwede! Sulit na sulit ang mga ganitong kainan. Kaya naman ang mabalitaan ito ng mga kaibigan nating food explorers na sina Manuel Olazo at Naomi Peña. Sugod agad sila doon para itry ang kanilang winner na budget rice meals. Nag-start po kami is nung June 5 po. This year lang this din. This year lang? Yes po, this tapos year tapos biglang po. Nag-trending ka agad? Yes po. Sobrang ano nga po, di rin po kami makapaniwala na nag-ano po siya, nag-engage po agad siya sa Facebook. Oo, nakita ko kasi ito sa video ni Boomerang, oh. No? Ang sekreto ng masarap nilang mga pagkain, ninana pa raw nila sa kanilang mga nanay. Yung chow pan po namin is recipe po siya ng mom po niya. Ah, okay. Tapos doon yung naisip na... Opo. Yung siomay po in Shanghai, recipe naman po ng mom ko. Ah. Kaya parang nung inaral po namin siya kung paano po magsiswak po yung panlasa po ng chow pan doon po sa siomay. Siguro po sa isang araw po, 500 pieces na siomay po yung na di masama yun, ha? 500 opo, bukod pieces po ng siomay every day. Opo. Wow. Tapos ilang kilong kanin na yung chow pan na nabibenta nyo? Yung sinasaing po is 10 kilo po. Tito, pwedeng-pwede kang mamili ng budget meal na trip mo. At kung malaki ang guto mo, may pang-food trip sila para sa'yo. Para siyang homemade longganisa. Oo nga. Mmm. Mmm. Manamis-namis yung longganisa niya. Tsaka garlicky. Ang sarap i-partner sa itlog. Ako, mahilig ako sa sa lumpiang Shanghai eh. Tikman natin kung masarap ba ito kahit manipis, di ba? Okay na siya, family. Pero naghahanap pa ako ng konting kit. Oo. So, ito, meron nata silang chili. Ito, parang kakaiba siya dahil ang dami niyang mga... Ang dami ko nakikita, no? Parang may mga gulay pa, parang may carrots, merong mga greens. So, okay siya, no? Mm-hmm. Tapos, ang mura pa niya, 89 pesos. 89 pesos. Lahat na ito. Tatlong ulam, may itlog pa. Tapos, yung siomay nila, maganda dito kasi homemade. Pati itong lumpia, homemade din ito, sigurado. Sulit na sulit ito, ha? Sulit lalo na pag ano, gutom ka, tapos napadaan ka dito. Alam mo ba kung ano pa yung masarap na kanin bukod sa chow pan? Yung nasi goreng. At balita ko, si Chef JR, yan ang lulutuin ngayon. Basta pag sinabi nating fried rice, syempre, mahilig tayo dyan mga Pinoy. Yung garlic natin, yung tinapa fried rice. Pero yung gagawin natin, isa sa mga pinakasikat na fried rice recipe, nasi goreng. So okay na yung pan natin? Unahin lang nating prito yung ating pinaka-garnish, which is yung parang pinaka-signature pag mag-deserve ka or mag-order ka ng nasi goreng, is yung ating fried egg. Pwede rin yung pinaka-garnish natin. Ngayon, yung ating chicken. So pag medyo brown na yung ating manok, lagay lang natin yung ating sibuyas. Ating bawang, siyempre. And then yung ating mga panimpla. Ito yung isa sa mga signature ng ating paboritong nasi goreng is yung kanilang sambal. Pwede rin naman kayong gumamit lang ng sili kung wala kayong access dito. Basically, sambal is chili-based. May iba't ibang spices na kasama. So, lagay lang tayo ng ilang tablespoon. Thank you.
And of course, ketchup manis. Ito yung Indonesian na soy sauce na basically medyo matamis yung timpla nito tapos dark yung kulay. Ito yung parang nagbibigay sa kanya yung signature na kulay na dark brown. And then yung ating prawns. Pag okay na yan, bigyan na natin yung ating kanin. Siyempre, check mo natin. Okay na. Nagdagan lang natin ng konting asin. Siyempre, paminta. Ano lang kasimple, pwede na tayo mag-serve. Maniniwala ba kayo kung sasabihin kong ang ilan sa mga ligaw na damong nakikita ninyo madalas sa mga tabing kalye may kakayahang gumamot ng ilang mga karamdaman? Nakita ko ang dalawa sa mga yan sa naging pagbisita ko dito sa Platinum Island Farm noong sinamahan kong maglibot-libot si Ma'am Gina. Kwento ko lang nung bata kami, kapag maglalakad ka sa kalye habang pupunta ka sa school or may pupuntahan kang bahay ng kaibigan mo, yung ngat-ngat-ngat mo na ganyan. Toothpick. Hindi natin alam, recently ko lang din alaman, siguro a few years ago, na apparently nung mga panahon ng mga ninuno natin, eh ginagamit itong pangtsaa. So tinatawag itong paragis. Lasang damo lang naman, pero dito sa amin, yung ano, kapag kunyari feeling nila may UTI, opo, nilalaga to. Yes. Tapos inaano niya. Pero actually, mula nung dumating ako dito, hindi ako nagtitake ng gamot. Kunyari, kung mas, halimbawa, di ba may time na hindi naman na anong, parang may bali sa usaw ka. Lalaga mo lang to, tapos ito na yung tea. Ito rin, ito tutututong halaman na to. Tawa-tawa siya, yes. Chef. Damo lang din. Walang nagtatanim, walang nagkukultivate. Pero apparently, sa kultura natin, ito yung isang mabisang panggamot sa lagnat. Well, tawa-tawa nga ang tawag dito. So, ginagawa ng mga nanay, kahit nung sinauna pa sa pagkakatanda ko, is nilalaga tapos pag may lagnat, iniinom. So, again, it's really worth knowing yung mga maliliit na detalye sa paligid natin, kagaya ng kinaiinisan ng iba na damo. Kasi hindi natin alam, malaki pala ang silbi nito. At isa pa sa mga nakakatuwang sorpresa na na-encounter ko sa loob ng Platinum Island Farm, isang native Pinoy fruit na ang lakas maka-throwback. Isa sa mga kinalakihan namin, unfortunately, hindi na siya ganun karami na makikita mo sa paligid-ligid. Kasi nung elementary ako, papasok ako sa school, pag season niya, eto, makikita mo, nagkalat lang yan. Same as nakikita natin dito, ito yung tinatawag nating mabolo. Pag nahulog yan, ibig sabihin, hinog na yan. At yan ang itsura niya. Pag inamay mo siya, mabango. Ayan, no? Pag kinain mo siya, matamis, mabango. In short, masarap. Parang cross sa chesa, na santol. Pero yan, nung panahon namin, hindi ka gutom na papasok sa school dahil may mga ganito. Pag season, dahil marami nagtatanim, mamumulot ka lang. Blast from the past. Natatandaan ko yung kabataan ko. Sarap. Kumpara sa santol, yung santol kasi, masyadong dense yung meat niya. Eto si mabolo, kung makikita ninyo, parang fibrous. Ayan o. Tapos yun nga, may sarili siyang tamis na para kang pag kinain mo siya, para kang kumakain ng gentle na pabango. Parang ganoon kasi mabango yung flesh niya.
Ate Jolly, ka-try mo. Kanina ko pa, na-curious yung bata. Eh kasi kami, hindi pa kami. Oh, tiyo mo, nag-alcohol na ako. Mm, yan, curious, try nyo. Hindi, seryoso. I mean, mga... Curious tayo. Eto. Seryoso. Di ba? Oh. May kalasa siyang isa pa. Di ba? Hindi, yung kulay green na may parang tinik-tinik na ano. Guava. Ay! Parang? Hindi eh. Ah! Langka? Guyabano. Parang ganon. Pero hindi siya kasing juicy. Kasing katas. Pero, panalo eh. Masarap. Na parang, ba't hindi natin ito pinopromote? Pupusta ako, marami pa doon sa mga naiwan naming kasamahan ang hindi pa nakakadikim ng mabolo. Ayan o. Mm. Ang bango. Ayan o. Hindi Makati yan. Eto, gagawa tayo ng isang mabilis na merienda or dessert. Gawa tayo ng chocolate stuffed kutsi. So the first step is magpapainit lang tayo ng tubig. Tapos, lagyan natin ng konting asukal. And then, hayaan lang natin ma-dissolve or matunaw yung ating asukal. So, once na natunaw na yung ating asukal, pwede na natin patayin yung ating apoy. So, habang nagre-relax siya dyan, halo lang natin yung ating dry ingredients. So, ito yung ating glutinous rice flour. Lalagyan lang din natin ng konting desiccated coconut. That's for texture and of course, flavor. And then gamit yung mainit nating simple sugar. Pupourin natin yan. Unti-unti. So dahil mainit yung ating tubig, so in a way parang naluluto dahan-dahan yung ating glutinous rice flour. So ito yung hinahanap nating itsura niya. So smooth na yung surface, hindi na siya dumidikit sa kamay ko. Tapos pag pinress natin, hindi siya nagbibitak-bitak. So kung nagawa kayo ng bilo-bilo or tambong-tambong, ito mismo yung itsura niyan. So pwede na natin bilugin. Tapos imbes na munggo or any other filling yung ilalagay natin, kuha tayo ng ating chocolate, press kayo sa gitna, gawa kayo ng butas, saka nyo ilubog. So ready na yung ating butsi. Iko-coat lang natin sa sesame seeds. Okay, ready na tayo magprito. And make sure pag magprito kayo ng inyong butsi, hindi mainit yung inyong mantika. And kagaya ng sa palitaw, malalaman nating luto na yung ating butchi kapag lumulutang na siya. So kanina, naka-steady lang siya doon sa ilalim. Makita nyo ngayon, gumagalaw-galaw na siya. Ibig sabihin, gumaan na siya, naluto na hanggang sa loob. Yan, nakikita pa nga natin actually yung ibang chocolates lumabas na rin. That's perfectly fine. Pwede na natin itong hanguin. Maraming mga bagay na nakakadagdag sa excitement ng bawat food adventure. Para sa iba, ito ay ang pagdiskubre ng kakaibang lasa. Ang ilan naman, na-excite subukan ang mga pagkaing sulit sa bulsa. Yung iba naman, hinahanap talaga ang mga pagkaing nakakapagbalik ng masasayang alaala. Pero iba-iba man ang hanap natin sa bawat food experience, lahat yan sigurado akong nagsisilbing paalala sa ating lahat kung gaano kasarap ang buhay. Masarap siya.